11 hours pa lang, we earn more or less 80 to 100 USDT na guys dito, no? So, ano yung ginagawa mo kung ganito yung estado ng market? Isa ito sa mga questions ng karamihan guys, no? So today, discuss natin yan. And if you notice dito sa baba, ayan, so running yung profits natin na yan, minuminuto nag-earn tayo dyan guys, no? So step by step natin dito na gagawin sa video natin today. Kaya tapusin nyo tong video na to para magkaroon kayo ng ideas guys, no? Pero before tayo dito guys mag-start, kung hindi nyo pa na-like yung video na to, please like this video guys. Pa-subscribe na rin guys sa ating YouTube channel para sa mga updates natin dito, mga bagong uploads natin dito guys sa ating YouTube channel, no? Dito guys, explain ko dito kung paano yung strategy ko. Step by step, ipapakita ko sa inyo bakit ko siya kinontest, no? So punta muna tayo dito, itong app na to. Nasa description ng video na to yung official link. Meron na ding trading fee discount if ever na ginamit nyo, no? Tapos if ever na magpa-verify kayo, meron pa kayong makukuha na free 30 Dodge guys, no? And gamitin nyo lang guys yung link na nakalagay sa description ng video na to guys, no? If you are interested dito and to try din sa end nyo, no? So ngayon, meron dito tayong profits, no? Ito 27, 36, ayan, gumagalaw yan, 18, tapos meron tayo dito. Pero if ever naman na bumalik yan doon sa area kung saan nagkakaroon siya ng buy and sell, magkakaroon pa rin tayo ng profits dyan guys, no? So dito, para mapuntahan yon, so see for example, gusto nyong itry ito, punta lang kayo dito sa trade, tapos dito sa strategy trading, ayan. And then pagkatapos nyan, click nyo lang to, ayan, next, start. So dito guys, pwede naman siya guys, no? So naka-auto lang siya. Ito naka-setup na for the strategy na free-defined ng system guys, no? Ng bot na ito, no? So BUSD yung available balance, BUSD, pair yung hanapin mo dito, no? If ever naman na USDT, yung pipiliin mo dito guys, no? Ayan. So USDT na ito. So ngayon, punta muna tayo doon sa dito. So if ever na advance or experienced trader ka na, ayan, makikita natin yung profits natin dito. Ito yung gagamitin, no? Meron tayong mga tutorials guys for beginners, which is pwede nyong panoorin after na matapos itong video na to. Punta lang kayo dito sa ating YouTube channel, tapos dito sa playlist, and then grid strategy trading ideas, no? Ayan. So dito, meron dito tayong mga tutorials, no? So say for example, cellphone yung gamit mo, meron tayo ditong guide, which is ito. Dito na part, around 6 minutes ata ito. So around 6 minutes guys, no? Ayan. So cellphone guide, tapos kung paano mapupuntahan to gamit yung cellphone, no? So ngayon, balik muna tayo dito. And explain ko lang dito guys kung bakit ko ito ginawa ng grid, no? Ng strategy itong sa LRC. So full screen muna natin dito. Ayan. And then if we observe, meron lang ako dito guys, dalawang indicator for price action, no? So kasama dyan yung itong VWAP, no? Ito. Ayan. So VWAP, precession 5, tapos pinalitan ko lang siya dito ng kulay. Tapos yung thickness guys, no? So RSI, pwede naman na gamitin to as validations, no? So pakita ko lang dito yung pinaka RSI niya. And then after that up, okay lang. Yung volume meron din dyan. So ginamit natin dito is moving average 50, tapos VWAP, no? So yung setup ko dito guys is long. Ang entry ko dito is around here, no? And yung setup ko dito guys is that if long kasi yung strategy mo, dapat mas malaking portion sa taas, no? So say for example, ganito yung ginawa ko. I set an entry here, which is yan yung pinaka take profits natin. Ayan. Tapos dito naman sa baba, yung nilagay ko dito is yung pinaka lower, no? So yung lower ko dito guys is itong area na to, no? Ito. So say for example, lagay ako dito ng green. Yan yung pinaka downside nya. Yan yung range natin dito guys, no? So say for example, ayan, ganito yung setup ko guys, no? So say for example, dito pala may price actions. Meron ako ditong entry, no? And then pagkatapos nyan, meron tayo ditong MAs tas VWAP, no? So as long as na yung kanyang presyo is nasa taas, no, ng ating VWAP tapos moving average. Wait lang, tanggalin muna natin tong mga grids, no? Ayan. So as long as na above nitong VWAP natin, itong linya na to, yung price actions, price could potentially go to the upside pa yan guys, no? Ano yung pinaka exit ko dito guys? Ano yung pinaka take profits ko dito sa
positions natin. Dito guys, meron tayong positions, no, ito. Which is, say for example, we use itong si JRT. If ever na i-take profits ko na to, and then sa tingin ko is magkakaroon na siya ng change of trend or magkakaroon na siya ng pagbaba ng presyo dito. Since nakalong tayo, pwede tayo doon na malos, no? So yung conditions ko dito guys is that if ever na yung moving average natin dito tapos yung BWAP is nasa taas na ng price action guys, no? So just like what happened dito sa trend na to, no? Ito. So kung mapapansin natin, full screen muna ulit natin dito. So kung makikita natin dito, ayan. So nasa taas yung BWAP natin tas yung price action is nasa baba, no? So that's the time na pwede siyang bumagsak. So yun yung aking conditions doon. So as long as na ganito yung structure niya, itong ating profits is under yan guys, no? Or magkaka-profits tayo dyan guys, no? So sa setup noon is that, palabasin ulit natin yung mga open orders natin. So sa setup noon guys is manual, no? And then pagkatapos nyan, dito 0.12. So price range natin sa upper is 0.125, pwedeng ganyan. Tapos yung lower naman natin is that 0.11. And yung strategy na yan is on long, no? It works on long yung strategy na to, as long as na above yung price actions sa ating BWAP guys, no? So if we observe dito, ayan, makikita natin above yung price action dito, price action could potentially go to the upside guys, no? And if ever man na magkaroon siya dyan ng pagbaba ng presyo tapos mag-below na yung price actions dun sa BWAP tas dun sa moving average natin, and that's the time na i-end ko na tong strategy natin dito, no? So as long as na-running to and nare-respect nyo yung moving average, that means na profits yung ating strategy dyan guys, no? And then meron pa tayo dito mga open positions. Ito 37.29 na, check natin dito. Ayan, 27 na, no? So more or less yung in-earn natin dito every minute guys, no, 11 hours pa lang, we earn more or less 80 to 100 USDT na guys dito, no? So ito is if ever naman magkaroon siya dito ng swing sa price actions, ito is matitake profits naman to kasi meron siya ditong match profit na guys, no? It's 756. Ano nga ba yung downside dito? If ever na magkaroon pa ng sobrang pump, no? If ever na magpump yung price actions tapos naka-neutral lang ako dito, that's the time na pwedeng malos itong ating strategy na to, no? So I keep monitoring naman dito sa price actions, no? And then dito naman, yun yung downside ng neutral guys, no? If ever na mag-dump ng sobrang dump talaga, tas if ever na sobrang pump talaga, that's the time na malulos ito, no? So dito naman sa long, ano yung downside niya or ano yung disadvantage niya? If ever na mag-dump ng sobra guys, no? Kaya meron tayo dong BWAP tapos moving average just to observe yung galaw ng price actions, no? So if ever na bumaba ng presyo tapos nag-below BWAP or below moving average, 50 moving average yung price actions, that's the time na i-exit ko na siya, no? So sa short, meron tayong mga ideas na ginagawa few months ago pa. So pwede nyo panoorin. Itong video na to, I explained that sa ating video dito guys, no? So for example, meron tayo ditong mga examples, ideas guys, no? So ito, pwede nyo panoorin din to. So yun guys, hopefully nakatulong itong video natin for today. Again, it's only for ideas, for reference, for educational purposes only, and does not qualify as an investment or financial advice. If ever man na meron kayo mga questions pa, tanong lang kayo sa comment section ng video na to and susubukan natin na gawan ng ideas dito guys, no? And if ever man na you are a beginner pa lang, wala ka pang pinaka-ideas talaga, pwede mo nang panoorin itong video na to guys, no? So click mo lang yan and see you sa video na yan guys, no? Maraming salamat ulit sa panunood, ingat tayong lahat, and bye for now.